makikita nyo, mamaya na ako mag-i-intro and mag-share sa inyo ng travel details namin kasi mamaya pa kami makaka-check-in. For now, nandito muna kami sa Hawaiian Gourmand French Bakery kasi hindi naman pwedeng puro lang tayo gala. Kailangan din natin kumayod. Kailangan din natin magtrabaho paminsan-minsan. Pero kailangan din natin magpaganda para sa IG natin. But to share with you, ito yung food nila. And ito yung pastries. And guys, nakapaka dito. Pumasok ka sa mga cafe. These are the prices ng drinks nila. Ayan. And this is the vibe of the place. Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's vlog, we are here at Siargao! And we are currently checked in at Higala Hostel, which is a recommendation from our college friend na nagstay dito sa Siargao for more than a month. So tinanong kasi namin siya kung saan hostel pwede magstay na affordable and may maayos na signal kasi kailangan namin sumilip sa work from time to time while having the vacation. So if you're someone like us na kailangan sumilip-silip sa work habang nagbabakasyon, I would say na perfect na itong Higala Hostel for your stay in Siargao. Sama ko pala si Zia na nakapang Julia. Sige, sa pa. Hi guys. So now, I'll show you around the area and magsha-short room tour na rin tayo. So ito yung area ng hostel pagpasok ninyo. Nagpaparent din pala sila ng motor guys for as low as 350 pesos. Pero kailangan may lisensya kayo. And dito, yung common area, pwede kayong magluto, pwede kayong kumain, or pwede din kayong mag-work dito kung gusto ninyo. And meron tayong common refrigerator. And this is their bungalow type ng accommodation. Yung holiday home nila, yung room namin is nasa taas. So, punta tayo doon. Maganda yung room namin, guys. Pag-akyat nyo, may sarili kaming balcony. Ang haba ng upuan. May table pa kami dito. Ito yung CR. Nasa labas siya. Meron tayong bidet. Siyempre may flush. And hot and cold shower. Okay na siya for me. Malinis. And enough space lang. And this is our room. Ito pala yung sura niya. Ayan. Napakaliwanag. Ayan. So, pagpasok ninyo, makikita nyo na agad yung bed namin. 2 queen-size bed para sa amin. Tapos, meron tayong table dyan. May dalawang port. Ganyan yung taas niya. Oh. On this side is yung aircon. And we have half-body mirror. Ito yung pintuan namin. Sliding door siya. And, kaya kanina, napakaliwanag ko. Kasi ang liwanag talaga ng kwarto. Meron din ditong table. Andiyan yung luggage ko. And that's it, guys. Also, I'd like to share with you na pagbaba ninyo ng Sayac Airport, doon kasi kami lumapag sa Del Carmen, may mga tourist vans na doon na naghihintay for you na ihahatid ka nila sa mismong hotel ninyo for 300 pesos. So, the ride is more than 30 minutes depending sa dami ng stops ng passengers na kasama ninyo. For today, wala naman kaming plan na gawin. We're just gonna go around. Siguro magka-cafe kami, magla-lunch. Late lunch later kasi magpapahinga muna kami dahil ang flight namin kanina ay 5:25 a.m. Pero, naka-get up na tayo. Mag-work lang siguro muna kami before we have our late lunch. So, I'll update you guys later. Guys, lumabas na din pala kami. Pagkatapos ko mag-intro, nandito kami ngayon sa Corvada to have our very late lunch. And ito yung in-order namin. Ang dami ng rice. Share na kami dito sa gulay kasi ang dami. Tsaka breaded pork. So, tignan natin. Guys, nasarap yung sitong kalabasa nila bago sa panlasa namin pareho. May halo siyang curry powder. Try nga daw ni Zia pag uwi. Tapos, pagpupunta pala kayo dito, kung hindi kayo masyadong ma-rice, isang rice na lang yung orderin nyo kasi ang dami ng serving. Dapat naghati na lang kami ni Zia. So, hindi namin naubos. Pero, tinitingnan ko ngayon yung kanya. Ang dami ng rice kanina, di ba? Sabi namin dapat naghati na kami, pero ito na lang yung rice ni Zia. So, bahala na pala kayo sa rice sa orderin nyo. We're here sa Siargao Corner Cafe. Walking distance lang siya from Corvada. So, naghanap kami ng dessert. Dumiretso na kami dito.
this is their menu. So, umorder kami ng peanut butter banana na waffle and Nutella banana shake. Pinasplit na lang namin kasi baka hindi namin maubos pareho. So, here's our order. Nutella banana shake and peanut butter banana waffle. We're back at the hostel and it's already 5:45 p.m. And madilim na sa labas. Ito yung mga bandang 6:30 na sa Manila. Hindi na siguro kami lalabas din mamaya for dinner kasi ang dami na namin nakain sa late lunch. And sa dessert, medyo mabigat yung waffle na may banana and peanut butter. But yeah, tonight, siguro work konti. And then early lights off kami para may energy kami bukas sa island hopping. So, good night for the day. See you guys tomorrow. Good morning, guys! Magsa 7 o'clock na. Dapat 7 o'clock yung call time namin sa island hopping. Pero maulan kasi kagabi. Until ngayon, just a few minutes ago lang tumigil at umaraw. So, nag-adjust yung kausap namin si Tatay Ernie. Nirecommend din yun ng classmate namin na nagstay dito. Na 7:40 na daw kami pumunta sa Tourism Boulevard. So, yun. Magpre-prepare lang kami. And, pupunta na tayo sa tri-island hopping. Breakfast muna kami dito sa Karinderia malapit sa tourism office. Kasi, umuulan na naman. And, malakas. It's already 6:05 p.m. pero parang alas 7 na. So, pakita ko sa inyo yung menu. Here's their menu. And I'll show you guys later kung ano yung in-order namin. So, ito yung order namin. Spicy lechon with rice. Tsaka munggo kalabasa. Guys, unang subo pa lang. Sarap. Tsaka legit yung anghang. We're here sa Halika. And ito yung menu nila. Ito yung flavors. Guys! Ang sarap. 150 pesos. One scoop. Daming serving. Salted caramel Oreo yung in-order. Good morning, guys! Day 3 in Siargao. Hindi na ako nakapag-good night. Hindi na ako nakapag-update. Kagabi. Kasi pagod na pagod kami galing sa island hopping. Gloomy, ano? Makita niyo yung video. Gloomy kasi maulan. Patigil-tigil. And nag-rent pala kami ng e-bike with Boost Siargao. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura. Sa Tri-Island pala, we got it for 1,500 pesos. Ilalagay ko na lang yung name and contact person namin sa description box. Also, mag-offer sila sa inyo kung gusto nyo mag-rent ng snorkeling mask. Pero I suggest na huwag nyo nang kunin. That's for 150 pesos. And super saglit nyo lang siya magagamit. May pinuntahan kaming snorkeling area. Pero in my opinion, hindi siya ganon kaganda. Kayo, kung gusto nyong mag-rent, then go. Pero for me, I won't rent again kapag bumalik ako dito. Ayun pala yung e-bike namin, guys. So, ayun si Zia. Nilalagay niya yung battery. Chinarge namin kagabi. That's for 490 pesos, 24 hours rent. Kapag malakas lang yung ulan, isisilong nyo siya. Pag super lakas lang, pero yung ganyang maambon-ambon, okay lang yan. Kahapon, namin siya pinick up pag uwi namin galing ng island hopping. For today, breakfast lang kami and then we'll shop some souvenirs and magsusurf na lang kami kasi mamaya afternoon, meron akong meeting. So, see you guys! Guys, ang hassle. Kasi hindi namin matanggal yung lock ng bike namin. May problema sa susian and hindi rin namin ma-insert ng maayos yung battery. Ang bigat pa naman, so hindi naman siya nagamit. At umuulan na naman, pero nandito pa din yung red kong shades. Nandito kami ngayon sa coffee stroll to have our breakfast. Kasama ko syempre si Zia and our newfound friend, Nikki of Quezon City.
may nirecommend din pala siyang place. Basta yung Coffee Stroll, yung tapat niya na accommodation, a good place din siya for working people like us. Kasi yung room nila is 800 pesos. Dalawa na sila doon, may aircon, may own comfort room, and may wifi connection. Sa-surf na kami dito sa Cloud9. 100 pesos yung entrance, magsa-surf ka or not. Pero buong araw na yon. Tapos kung gusto nyong mag-picture and video habang nagsa-surf kayo, so may tao kayong babayaran para siya yung hahawak ng phone or action cam ninyo, that's for 300 pesos. Nakuha namin, dalawa na kami. Pagkatapos lang namin mag-surf, and just to note guys, iwan nyo yung damit nyo sa yung safe, medyo safe naman na lugar kasi yung kasama ko, pagbalik namin dito, yung damit ko nandito, pero yung kanya wala. So napagkamalan ng ibang tourist na sa kanila, nadala. Pero nabalik din naman. So yun, share ko din palang aming mga instructors, Kuya Roswell. Ala aming human drone. Lalagay ko yung contact number niya sa baba, sa description box. Tapos na kami mag-surf, pero hindi pa din namin ma-unlock talaga yon. Sabi nung boost, sirain na lang daw namin. And you know, tatlong lalaki na po yung tumulong sa amin. Babalik na rin namin siya mamaya 4. So, hindi namin masyado nasulit. Guys, update, nandito kami sa Coco Frio. So, another dessert place after namin kumain sa Corvada. I got their super special for 170 pesos. Ito siya, coconut shake na merong coconut ice cream at saka kasama yung virtual party namin sa office. Hey guys! Nandito kami ngayon sa Katangnan Bridge pagkatapos namin mag-dessert sa Coco Frio. So, ito siya. Tapos, ayun, yun, yun. Yun yung masarap na penay daw. May masarap na suka. Pinagkakaguluhan talaga siya. I'm with the iPhone users fully paid. Actually, iPhone nila tong gamit ko. Ilang taon ka na? 9. Guys, 9. Nagbabanat na ng buto. Sige, kuha ka pang dalawa. Okay. Wala na daw pay, may dalawa na lang. Sabi niya, magkuha ako sa akong mama. Sabi ko, kukuha daw siya sa mamaya. We're here sa Katangnan Barbecue. Malapit lang to sa hostel namin. So, ito yun. Kinabi na yung mukha ko, guys. Mula umaga pa to na surfing, tubig alat, usok ngayon. We're back sa Halika, Siargao, and tonight I got Neapolitan sunscreen. Time check guys, magsi-7 na, and syempre naligo ulit kami sa ulan kasi kailangan naming lumabas na ngayon to buy souvenirs kasi tomorrow is our last full day dito sa Siargao, and maglaland tour kami, so pag-uwi sa gabi, dinner lang, and then magpapack na kami kasi early morning yung flight namin. Kasama pa din namin yung e-bikes. Kasi since nagka-problema kami sa locker kanina, nagtanong ako sa Boots Siargao kung okay lang na mag-extend kami for free kasi hindi naman namin nagamit for like half day dahil sa locker issues. So pumayag naman sila at sabi nila, pwede namin ibalik yung bikes tomorrow afternoon pagkatapos namin sa land tour free of charge. So ngayon, nandito kami sa isang souvenir shop. So walang delicacy na food, ano, si Siargao. Puro siya t-shirts, mugs, magnets, yung usual souvenir items na nakikita natin sa ibang tourist destinations. Okay guys, meron silang delicacy na nakita ko dito, Peanut Delight. So, pumili ako for pasalubong. Good morning! Ay, kita nyo ba ang nakikita ko? Ito palang outfit natin for today's video. Sana maka-aura na with the sun sa land tour. First stop ng land tour namin is Secret Beach. Ito. Tapos dito na sa kabilang side, may mangrove. Second stop namin is here sa mountain viewing deck. Ito na po yung human drone na, idali na, human drone namin. Ayan, mga ganyan-ganyan na siya. We're here sa Maasin River, pero maangasim na yung tiyan namin, hindi pa kami kumain. Ito na yung Maasin River, para makapasok kayo, babayad kayo ng environmental fee or entrance fee na 20 pesos. Tapos kung gusto nyo pumunta pa dun sa secret lagoon, magbabayad kayo ng 500
50 pesos ata for 2 packs lang yon para makasakay kayo dun sa bangka. Ayun dun sa blue na ganun. Pero sabi nung guide namin, kasi apat kami, so 1,100 yun. Kung magsuspend daw kami ng ganun, sa Suba, Laguna lang daw namin gamitin. For here na, sa Magpupungko, we skip Tayangban kasi 100 pesos yung environmental fee or entrance fee doon. 100 pesos each. Tapos, in my opinion, kayo, kung gusto nyo pumunta doon, go kayo. Pero we skip na. According sa guide namin, mga 1 or 2 p.m. pa daw yung best time dito sa Magpupungko, and it's just past 10 a.m. Pero okay lang, magsistay na din kami dito to have our lunch. Ito na yung last destination namin for the land tour. Pero kung nag-avail kayo sa Klook nung land tour nila, I think kasama na dun yung Suba, Lagoon. Yung habal-habal namin is 1,200 yung babayaran namin, yung driver na yon, tsaka yung motor sa buong land tour sa mga places na pinuntahan namin. Pero hindi kasama dun yung mga environmental fee at kung ano-ano pang mga parking fees, ganyan, etc. So ito yung masasight nyo dito sa Magpupungko. It's 11 na, o di ba, ang bilis ng oras. Nandito ako ngayon sa Pinglik Grilled Seafoods. Choco banana shake ako kasi ang init. Tapos, si nanay. Napakabait. Ayan. Sa kanya din kami nag-rent ng banig for 50 pesos. Kung wala kayong dala. Guys, sorry, kumain na kami kasi ang init. Tapos gutom na kami. Hindi ko na naipakita sa inyo, pero papakita ko sa inyo halo-halo na masarap. 120 pesos. Fruits siya with cornflakes. Basta masarap. Tapos, ito yung menu nila. Yung prices niyan good for 1 to 2 person lang, ideally. Hey guys, update. It's already past 11 p.m. Dito na ako sa labas, nag-update. Kasi tulog ni friend ko. And we ate dinner sa Kermit. So I suggest na i-try nyo yun. Kasi I'm very happy with what we spent for the food that we got there. Masarap naman. And our flight tomorrow is at 8 a.m. 5:30 a.m. kami dadaanan ng tourist van service. Ilalagay ko na lang yung contact number niya sa baba as well as the other persons na pinagkuhanan namin ng tour while we are here. Good morning guys! It's 5:40 na. Nakatapos na naman tayo ng isang vlog. So if you're going to ask me if Siargao is worth visiting, I'd say na it's definitely worth visiting. So if you guys like this vlog, please do give this a thumbs up or leave a comment down below if you have any question sa lahat ng activities and things na na-mention ko dito. And consider subscribing for more vlogs like this coming soon. Bye!